Bakit nga ba ang daming bumibili ng speakers na ito? Grabe, ganito karami ang bumibili nito? Iyon na nga, at isa rin ako sa napabili nito. At tama ang nasa review, maliit nga at ang lakas ng tunog. Legit na small but terrible. Kapag tinodo mo nakakabingi na. Ang maganda pa dito, pwede ka magpatugtog gamit ang USB flash drive at SD card. At kung wala ka ng mga ito, pwede ka mag-sound trip gamit ang FM radio. Nakakaaliw din ang flashing LED lights. At ang ganda rin ng packaging niya. Pwede rin pang regalo at hindi halatang tinipid. Narito ang itsura ng speaker at meron mga key features. HD sound, wireless technology, USB, rechargeable battery, micro SD function, and FM radio. At nandito sa side yung basic operation nitong speaker. At pwede rin mong ikat ito dahil wala itong kasamang user's manual. At manipis na charging cable lang ang accessories na kasama nito. Advice ko lang na yung micro USB cable ng phone ninyo ang gamitin dito. Pero kung talagang walang-wala na, pwede rin naman gamitin ito. First impression ng pag-unbox ko dito Wow, ang cute nga. Maganda yung material na ginamit, hard plastic at hindi maamoy. Mahusay rin na nilagyan ng stoppers dito sa sliding switch para hindi ma-accidenteng ma-i-on at ika-drain ng battery. Sa tabi nito, narito ang TF slot, USB port at charging port. At apat na control button sa harap at kapag pipindutin mo ito sakto lang. At meron itong 3 inches speaker driver at may power na 5 watts. At itong grill kasama na mismo sa body niya at kita din yung cone na speaker na kulay puti. Sa likod nito may QC pass at meron ding safety guidelines. Baliwalain na lang natin yung typo error dito or kakulangan ng spelling. At ito naman yung itsura ng ilalim. Sa sobrang mura ng speaker na ito, huwag na nating hanapin pa yung rubber stoppers nito. Mukhang napahaba introduction ko dito . Mag-sound test na nga tayo. Overall sound quality, okay siya. Hindi na ako magre-reklamo dito. Lalo na, napakamura nito. Hindi ko na rin naman inaasahan na may magandang bass ito. Importante ay hindi basag ang tunog, hindi garalgal, pero syempre kapag palagi ang mutong itinotodo or sinasagad ang volume, hindi magtatagal, magkakaproblema din ito. Nangyayari din ito sa mga branded speakers. Sa default volume nito, playing popular music, 65 minutes up to 75 minutes lang ang tinatagal nito. Pero yung default volume niya is halos parang naka-max volume na. Dahil konting pindot mo lang maririnig mo na yung sound notification na nakatodo na. At para sa akin, pinaka nagustuhan ko dito sa speaker na ito ay wala itong voice notification. Kahit sa pag-power on, sa pag-change ng mode, or kahit malobat. At ito yung pinaka-the best dito. At para naman magtagal ang buhay ng battery nito, huwag nyo gamitan ng mga fast or quick charger dahil walang protection or BMS ang battery nito. That's all everyone. Please do support my channel. At kung may alam pa kayong ganitong mga budget speaker na talagang sulit, paki-comment para naman matulungan natin yung mga naghahanap ng mga sulit portable speaker. Thanks guys and see you again next time. Ayos yung tunog nito. Isipin mo, sa halagang 100 pesos, meron ka ng portable Bluetooth speaker.